Nanloob na ng bahay, nanakot at nanakit pa ang dalawang lalaki sa isang pamilya sa Quezon City. Ang kanilang mga biktima, iginapos at nilagyan ng tape sa bibig. Balita hati ni James Agustin. Every time na may naririnig akong konting ingay, parang nakaka-nervous po talaga. Na-nervous pa ako. Kuminsan umiyak ako kung naalala ko yung nangyari, naawa ko sa anak ko, apo ko. Trauma ang inabot ng mga miyembro ng isang pamilya matapos looban ng kanilang bahay sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, alas 11 ng umaga noong Martes. Kwento ni Heidi, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw may kumatok sa kanilang bahay at tinahanap ang kanyang kinakasama. Ang anak daw niyang 6 na taong gulang na babae ang nakausap ng lalaking kumato at sinabing wala roon ang kanyang tatay. Sunod naman daw hinanap ang nanay. Bumalik siya doon sa pinto, sinabihan niya yung lalaki, natutulog ako. Sabi ng lalaki, buksan mo na lang, ako na lang magtatawag. So yung bata, binuksan naman niya. Tapos yung isang lalaki, dumiretso doon sa bedroom namin, kumakatok ng malakas. Laking gulat daw ni Heidi nang buksan ang pinto ng kwarto dahil kaharap na niyang isang lalaki na nagsabing may aayusin daw sa bahay. Sabi ko, bakit kuya, bakit dito ka pumunta sa kwarto? Doon tayo sa labas mag-usap. Tapos nung tinignan ko yung isang kasama niyang lalaki, which is nandun sa main door pa, na naghihintay, kasama yung bata, may nilabas na niya yung kutsilyo. So nung nakita kong nilabas niya yung kutsilyo, katabi yung bata, hindi na ako nag-react. As in, wala na. Sumunod na lang ako sa kung anong sinasabi nila. Pinapasok na raw sila mag-ina sa kwarto maging ang kanyang senior citizen na nanay. So, isa-isa na kaming nilagyan ng tape sa bibig, sa kamay, tsaka sa paa. Tapos pinatalikod kami, tapos sabi, saan yung mga alas niyo, saan yung mga pera niyo, ilabas niyo na lahat. Di namin kayo sasaktan, pero ilabas niyo lahat. Doon na raw hinalughog ng mga salari ng mga gamit sa bahay. Ang nanay ni Heidi, kinaladkad pa raw patungo sa kabilang kwarto. Isinabihan ko na, doon ang pira ko sa kwarto, kunin mo doon. Sabi, ituro mo. Di ituro ko, ginuguyod niya ako doon. Doon, dinala ko doon. Sabi ko, yun, kasi nakatip yung bunga ko. Nakakuha ng mga salari ng dalawang cellphone, isang tablet at halos 4,000 pesos na cash. Pinatanggal pa raw ang password ng mga gadget. Sa pagmamadali, naiwan ng mga salari ng ginamit na packaging tape. Ang isa pang cellphone ni Heidi ay hindi natangay, kaya nakakuha pa siya ng larawan ng kanyang paa na nakagapos ng packaging tape. So yung sa akin yung pinakamaigpit. Yung dalawa, yung mother ko tsaka yung daughter ko, medyo maluwag yung sa kanila. So si mama nakakapaglakad hanggang sa kitchen. Kumuha siya ng gunting, tapos isa-isa na kami na tinanggalan ng tape. Wala noon ang padre de pamilya dahil may inasikaso sa labas. Nakuha na sa CCTV camera mga salarin papasok sa Eskenita kung nasaan ang bahay bago at matapos ang krimen. Walang plaka ang ginamit nila motorsiklo. Nakatakip din ang mukha ng mga salarin na pumasok sa bahay. Nai-report na ang krimen sa pulisya na nagsasagwa na ng follow-up operation. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.